Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat. May ipapakita na naman ako sa inyo kung paano i-adjust ang platino ng 070 steel. Balik, niligo na direk. Sige lang. Tira. Nag-play? Puno ng dumi yung ano guys. Let's go. Yan, nabunta ko ang naong mystery ako. Tuturo ko sa inyo kung paano i-adjust ang contact point ng Shinzo 070. Ay, balik na buda. Ayun, napabulag yung mystery ako. Tumatik ka. Sorry, kameraman ako eh. Itong puller ko guys, ano, kinonvert ko na to guys para magagamit direkta sa ano, power tools natin. Mas maganda yung may power tools tayo kasi pwede na tayong hindi gumamit ng stopper. Yung tinatawag na stopper, yung ilagay dito sa spark plug para hindi maikot yung makina pag tinatanggal natin yung nut, yun ang stopper. Pero power tools yung gamit ko, hindi ko na kailangan yun. Claro, bebé. Tignan nyo guys, ang dali lang guys, kapag kumpleto yung gamit ninyo. Yan. O, diba? Sikat to play lang guys. Ito yung contact point niya guys. So itong ano ng contact point guys, fibra. Tanggalin ko muna para makita nyo ng ano, para hindi kayo mahirapan. So guys, itong contact point guys, itong fibra, contact itong fibra dito sa flywheel cam. Nakikita nyo ba yung flywheel cam? Yung sa bandang lalagyan ng kunya, medyo makapal. Tapos,
itong sa bandang harap niya, manipis. Ito yung nagpa-open ng contact point. Tumapat dito yung fibra ng chinso. Pag i-adjust mo itong contact point, guys, pag i-adjust mo, eto, ibalik ko, guys, para mas lalong maintindihan ninyo kung paano. Ito yung bolt niya. Tignan nyo, guys, ha. Kita natin ang konti. Yan. Pag i-adjust mo yung contact point, guys, ang gagawin mo, itong klaro ba siya? Yan at siya, dito sa top. Itong ano pa tawag dito? Parang may nilagay sila na itong nasa contact point. Ligwat mo na sa Bisaya. Ako sa kanya, ligwat sa Bisaya. Sa Tagalog, boy. Busap. Tignan nyo, guys, ha. Hindi kasi ako marunong mag-Tagalog, guys. Guys, Bisaya akong dako. Ganito yung gagawin nyo, guys, oh. Pag mag-adjust kayo, di ba? Oh. Kita nyo? Oh. Nandyan lang yung si tawagan na, ligwat ba? Ligwat kung sa Bisaya. Pag ganun ba? Ganun. Ayun ang mag-intindi sa akin, guys, kasi hindi ako marunong mag-Tagalog, guys. Oh. Tapos, nakikita nyo itong fibra nakaharap sa crankshaft. Itong crankshaft, guys, dyan nakaposisyon yung flywheel cam. Itong flywheel cam. Siya ang nagpa-open ng contact point. I-open ko yung contact point para makita nyo. Para kaya nyong gawin, Higpitan ko para masyado ninyong maintindihan. Kita nyo, guys, ito, tulak ko itong fibra. Di ba? Nag-open yung contact point, di ba? Ituturo ko rin sa inyo kung saan mo siya tignan, kasi dalawa itong flywheel. Itong flywheel, guys, dalawa ang butas. Yung iba naman, apat ang butas. Depende sa klase ng flywheel. Pero pare-pareho lang lahat ng flywheel. Walang hindi maganda. Maganda silang lahat. Ang nakaiba lang, ang pinagkaiba lang sa kanila, yung quality ng flywheel. So, guys, itong dalawang butas, guys, ang gagawin nyo para madali kayong matuto, ikutin nyo ito, guys. Tignan natin, ha. Pakikita ko sa inyo kung paano siya gumagana. Balik natin. Hindi na ito papakita lang, guys. Tinuturo pa. Legit to, guys. Legit. Ito sa kabila. Kita bansan ko, eh. Mayro, no? Tignan nyo dyan kung naka-open ba yung contact point, yung gap ng yung bato ng contact point. Sa kabilang bintana, guys, kabilang window, tignan nyo rin kung naka-close ba yun. Kung naka-open pa rin, guys, ibig sabihin nun, hindi yan magtrabaho yung walang kuryente pa rin yan kapag naka-open. Dapat kailangan sa kabilang window naka-open at saka sa kabila naman naka-close. Tandaan nyo, guys. Pero para mas madali yung ma-determine kung tama ba yung English ko, guys, kung silipin nyo ang piston. Mapakita ko sa inyo kung paano. Para hindi kayo mahirapan. Kayang-kaya nyo to, guys. Huwag lang kayong compressor, guys. Ihipan nyo lang yung mga dumi. Ganon. Galing natin, guys. Spark plug. Ang gagawin nyo, para makuha nyo kung saang window kayo
Tama mag-adjust. Ito ang gagawin nyo. Susukin nyo ng flat screw para malaman nyo kung ang piston nasa baba ba o nasa itaas, di ba? Tignan nyo dito, dito. Ah, tignan nyo guys, ang screw siya eh. Oh, di ba? Pag ganoon mo guys, kailangan nakataas yung piston na nakaposisyon siya sa bintana na nakikita yung contact vent. Doon nyo siya titirahin. Kahit gumawa, kung takot kang humawak ng kuryente, kahit mag-gap ka lang ng ano, yung bleed ng gabas, alagari ng bakal, yun lang ang kakapal ng gap ng ano, contact vent. Yun lang ang gawin ninyo. Pagkatapos yung nagawa nyo na, ibalik nyo, tignan nyo ulit dito sa kabilang window. Pagtingin nyo, siguraduhin nyo naka-close. Kung pagtingin nyo na naka-open pa rin, ang gagawin nyo, ibaba nyo pa ng konti. Kasi hindi pareho yung contact vent, guys. Baba nyo pa ng konti na sa pagtingin nyo sa kabila, naka-close yung contact vent. At pag-angat ng piston, kailangan may gap siya, kahit maliit lang. Pagkatapos, pwede nyo i-turn nyo lang ang flywheel, ganun nyo lang sa pamagitan ng kamay ninyo, kahit wala pang nalagay na tapos tignan nyo yung kuryente kung meron bang lumalabas. Para hindi kayo mahirapan, ilagay nyo itong spark plug sa spark plug cap, tapos idikit nyo sa cover nya, tapos ikutin nyo itong flywheel. Kailangan makita nyo na may kuryente kung takot kayong maghawak ng ano, kuryente. Pero kung hindi kayo takot guys, pwede nyo hawakan. Ganito ang gagawin nyo, ayan. Katapos hawakan nyo dito at ikutin nyo itong flywheel sa inyong kamay nang nakatap ang posisyon ng piston para maramdaman nyo na lumalabas yung kuryente. Kung medyo mahina, iangat mo pa yung contact point, ang kapal ng open, at saka kung medyo mas bumaba yung kuryente, kung humina, ibalik nyo. Pwede rin mag-upisa kayo sa pinakanipis kasi hindi pareho ang platino, ang contact point. May malakas na kuryente sa pinakamadikit at saka mayroon din yung gap niya. Dito nyo mahanap, dito nyo maramdaman kapag hawakan nyo itong wire at saka ikutin nyo ang flywheel na nakatap yung piston. Okay guys.